So, mga kasinit, isang papagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil mayroon naman tayong pinapatuloy na discover. So, mga kasinit, ito, nagliliyab. Para sa akin, nagiging version 2 na sa akin kasi yung version 1. Ituturo ko sa inyo ngayon kasi sabi ni paring Boy Bakal, sana matutunan naman lang yung ano, simpleng chamber sa waterproof. So ituturo ko ngayon yung version 1 kasi yung version 1 nasubukan ko na pagsamantala o kaya ay pang simple lang nagawa, yon yung version 1. Madali lang yung matutunan. Kasi itong version 2, medyo may kahirapan na talaga. So mga kasinit, hanggang version, itong waterproof hanggang version 4, version 5 ang gagawin ko kasi mayroon maraming mga design talaga. So una, shoutout muna sa pinagkukuhanan ko ng inspiration, si Sir SDB. Shoutout sa iyo, Sir, dahil sa pamamagitan mo nakakuha ako ng technique o inspiration na mayroon palang kalan na waterproof. So shoutout sa iyo, Sir. Ngayon magtuturo ako ng sa sarili ko yung version 1. Ituturo ko ngayon yung waterproof version 1. So bago tayo mag-umpisa, pakikita muna natin yung nagliliyab. Ganyan yung kalakas yung apoy. Kalahati na yan. Hindi pirsado yung apoy. Ganyan lang yung apoy niya. Tapos waterproof na yan. Ayan o. Oh, wala siyang action talaga o. Oh. Yung version 2 natin mas grabe na. Maganda na talaga o. So ano na siya, yung talagang gumanda na, mas lalo na pag inamot ko yung version 4, version 5 kasi mayroon akong gagawin sa version 5. Medyo mahirap na yon dahil mabuting-ting talaga gawin yon, pero ang kagandahan naman baka maganda rin yung kalalabasan. So kasi nito pag binilagyan ng tubig, namumula, mawala yung espiritu talaga niya kasi po namumula siya. So pag sinalangan naman natin, unti-unti magpabawi yung apoy. Yan kasi nito, tingnan nyo. Pag sinalangan natin. So yung patak niya, parang ano lang, normal lang na kalan. Parang kalan lang natin, traditional na kalan. Yung ginagamit natin, ganyan din yung, ganyan lang yung patak niya, ganyan talaga. Hindi mo pwedeng masubrahan, malulunod siya. Pag nalunod siya, hindi siya pag waterproof. Magliliyab siya pagka malulunod din siya. Kaya yan yung liyab niya, may pagka purple. Wag ko lang yung purple. Iba siya, hindi naman siya dilaw. May pagka purple yung apoy niya, ganda. So ayan kasi net. So waterproof na talaga yan. Kaya sabuyan mo pa. Wala na. Wala na siya kasi improved. Nag-i-improve na siya na mo, oh. Pag nabuhusan, oh, ganun lang ang action niya, oh. Bale, wala, wale lang sa kanya. So, tapos na. Pakita ko na yung apoy. Ang patakan niya, para lang sa ordinary, ganun, parehas lang ordinary patakan niya na 1 drops per second. So, mag-umpisa na tayo sa tutorial sa version 1 ko. Para naman kahit konti, makapag-umpisa kayo ng simpleng kalan lang, simpleng waterproof. Kasi nakita ko si paring Jaime nag-umpisa sa kahit. So para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo maghula-hula, pati na naman si Maywin TV. So pati naman si Kwan, si Mixed Work, parang natumbok na yata niya yung version 1, parang natumbok na niya kasi wala na siyang Kwan, parang takip-takip. So ito mga kasinit, ang umpisa, ang magli-layout ako. So ang layout natin ngayon ganito. Una, sana pag
nanood kayo nito, umpisahan nyo sa umpisa para masundan ninyo paano ko ni ginuhit. Ganito ang unang layout. Kasi double chamber to, double chamber. So ganyan ang layout niya. Kung gagawa kayo ng D4, ganyan ang layout niya una. Dos. 2 inches muna, 2 inches. So 2 inches ganyan ha. Papakita muna natin yung flooring. So 2 inches, 2 inches suka. Yan, sukatin, lagyan natin ng marking 2 inch. 2 inch yan. Ngayon, pagka nakagawa na kayo ng ganyan, 2 inch, magbubutas muna kayo dito. O, yung kasinit. Nag-overflow yung kala natin, patay. Yan yung kagandahan. Nakala natin, oh. Patay kagad. So, mamaya, magpalayab tayo mamaya. Yung pinalayab natin ngayon, nag-overflow, patay kagad, oh. Wala na. Daming tumapon. So, halimbawa, ganyan ha, nakuha na may sukat na tayo 2 inches mula sa floor, mula sa base plate. Tapos, magpatayo na naman kayo ng kwan. Ng, ang kwan nyo, ang nozzle, lagpas na lang nyo, kwan lang 2 and 1 half. 2 and 1 half lang ang height. Mula dito sa, mula sa floor, 2 and 1 half lang. Kung magbaon kayo dyan ng, yung, coupling ba o thread ba? Ganyan kayo o. Lagpas lang yun dito sa umpisa sa dos. Umpisa lang dyan. Maglagpas lang kayo ng kalahating pulgada. Mamaya na malaman nyo bakit mostly yan. Mamaya na explanation. So, ganyan lang uli. Wala na siyang distractor ah. Walang distractor. Mula sa coupling, kung coupling binaon nyo triport, mag-umpisa rin yung butas yung 2mm pabanda. Pabanda. Hindi niya kailangan ng distractor kasi mapupulbos yung kwan nito. Mapupulbos yung langis. Tapos, tag-apat-apat yan ah. Tag-apat-apat na 2mm. 2mm. Tapos, dito banda, mula dito sa flooring hanggang dito mga kwan 1 and 1 half mula sa flooring at 1 and 1 half magbutas kayo, magbutas na naman kayo apat pabanda rin, pabanda apat yan. Tapos dito sa 1 and 1 half, dito sa 1 and 1 port magbutas kayo sa chamber, pirmerong chamber. Magbutas kayo niyan, oh. Bakit kaya magbutas? Isipin mo yan, ah. Kasi nabuo mo na yung chamber. Magbutas kayo dito. Kasi kung hindi kayo magbutas, hindi na kayo makapagbutas. Magbutas kayo ng apat na side. Parang ganun, oh. Pakita ko. Kasi wala namang details. Hindi mo makita yung details na nakatayo. Ganyan yan, ah. Para makuha nyo to, oh. Mayroong araw na pumasok para makita nyo yan. Gagawa ako ng detalye na bilog. Ito yung chamber na permirong layer na chamber na didos to didos height. Kasi mayroong siyang butas na dito. Mayroong butas dyan. Tagos sa loob. Apat lang na nag-umpisa pa man lang kayo. Para hindi kayo mahirapan, gawin niyo yung 2.5 mm ang butas dyan. O, ngayon, bakit ganon? So, ngayon, naka-explain na tayo dito, nagbubutas kayo ng tagos dyan. Tapos dito yung ditong nozzle dito, dito sa kita yung nozzle eh. Ngayon, gagawa uli kayo ng isa pang chamber. Isa pang chamber, welded, dyan, sarado. Isa pang chamber, kung di 4, bahala na kayo magsapaw ng chamber. Ganyan. Kung di 4 itong unang sa loob, sasapian na lang ninyo, bibiyakin ninyo yung tubo para lumabas siya. Ganyan ha. Ayan.
nagpangalawang chamber na tayo. So, dapat mapusuntan nyo ang pisa. Ah. So, ngayon, ang distansya naman dito sa unang chamber, distansya 1.5 inches. 1.5 inches para pumasok yung langis dyan. May langis dito. So, dito sa kabila, 1.5 inches din. Ngayon, pumasok na yung langis dyan. Mayroong, ganyan na, oh, may butas na, may bumutas na. Ibig sabihin, ngayon, nilagyan na natin ng double chamber, no? May double chamber na dito, oh. Dalawa na yan. Dalawa na yan, ha. Double chamber na yan. So, wag nyong i-skip. Hindi kayo makakuha ng details. Magtanong-tanong na naman kayo. So, ganyan, ha. Nagbutas na kayo dyan. Double chamber na. So, ngayon, naka-double chamber na kayo. Takpan nyo ito. Ito, one half clearance dito. Takpan ni sarado. Magpaikot kayo sarado. Takpan nyo yan. Takpan. Para wala na kayong tanong-tanong. Sentido common. Takpan nyo yan dito. Takpan nyo dito. Parang ganito na natakpan. Ibig sabihin, nakulog na ito. Nakulog na ito magkabilaan. Ibig sabihin, may pumasok ng langis. Ngayon, ang supply yung langis. Dito na naman kayo. Magbutas kayo sa gilid. Sa pangalawang chamber na yon. Magbutas kayo dyan. Hanggang dyan lang. Kasi dito mo papasokin yung langis eh. Yung langis o dyan pumasok eh. Dyan. Dito. Pumasok na yung langis dyan. Kasi umikot yan. Ito. May langis na yan o. Tignan mo. Tignan nyo mga kasinit. Yung nilagyan ko ng bilog-bilog. Ibig sabihin pumasok yung langis dyan. So pumasok ng langis dyan. Ito na yung nagiging kwa natin. Yung nozzle burner natin, mayroon na eh. Oh. Tapos sa taas, pinakalas mong butas sa taas, ganun din. Basta yung kwa natin, dito 2.5 lang yung nozzle burner, nozzle. Mayroon ding 8 sa taas, 8 na damihan mo na para maharang niya yung mga orange-orange. Parang ano na ito tawag dito? Fire screener. Ayun, ang dibis na kay paring Lasky. Oh, para screener sa taas yan para walang kumawala na ano, konti lang yung orange. So kung may orange kayo na lang mag-discover kasi baka kayo na lang din mag-ayos kasi ako biruin mo ilang kwan pa lang nagpapalawas tayo hindi pa ganong sobrang upgraded na. Basta yan mayroon akong ituturo para mag-umpisa na tayo. So, yan yung supply niya, oh. Yan ang supply, dyan. Butas ka dito. So, mula dito, mga nasa ano lang, 1 inches. 1 inches lang. Tapos, yung ano nyo, matutunan ninyo yan kung paano kayo mag-control ng langis kasi hindi naman to delikado. Pag nalunod siya, hindi yung gagana yung waterproof pero magliliyab pa rin siya ng ordinary liyab pero pag nagumagana na yung waterproof iba na yung apoy kahit mabuusan pa siya wala na siyang ano liyab. So ganyan. Tapos ganito na magkasinit 2 inches tapos ngayon yung inner chamber nyo dudugtungan ninyo mga yun ng 2. Bahala na kayo mag-diskarte. Dudugtungan na naman yun ng 2 inches na tubo. Another 2 inches na naman tayo. Another 2 inches na naman tayo. 2 inches. 2 inches na naman yung additional mong idudugtong. So, ganyan. So, kung manipis ito, kung gusto nyo ipapatuloy sa kabilang side para hindi magbabaga dito, kasi may bumanga dito, magbabaga, halos banggaan na ito. Itutuloy na rin nyo ito dito sa kabilang gilid. Yung kabilang gilid, itutuloy na rin nyo doon. Ganyan. Tutuloy na rin ninyo para dumuble. Para kung magbaga man yan, hindi halata sa kabilang gilid na dito, walang baga. Dito lang nagbabaga, hindi ganun mainit. Pag pumunta ka dito sa gilid, hindi ka mainitan kasi dito lang nagbabaga, nakubiran ito. So ito, maaaring open lang ito. Open lang yan. Yan, open. Pwede rin open yan. Pwede rin open ito. Ito, open na lang din yan.
Kasi wala naman siyang kwan, hindi na yan gagamitin. Nandito ang gamit niya, oh. Dito lang ang, lahat ng langis sa kalahati. Tapos yung pabanda mo diyan, pagbanta diyan, liliyab na yan. Paahon na yung apoy mo pa ganun. Ahon na yan, ahon. Ganun. Tapos, yung ano nyo, elevation ng kwan, tangke, huwag nyo masyadong ipataas para hindi ganong malulunod. Kasi pag itong waterproof natin, nag-overflow sobra, hindi na gumagana. Dapat mababa lang kunti yung ano nyo, yung parang ganito. Oh. Mayroon na naman tayo isang explanation dito. Ganyan yung chamber natin. So, yung oil intake ninyo, halos mag-U-trap lang kayo dito. Mag-U-trap lang kayo dyan. Oh, tapos hindi na ganong masyadong mataas. Alimbawa, dito yung kwa natin, oh, itong butas natin. Oh, ito. 1 in 1 half. Oh, 1 in 1 half dito. 1 in 1 half. Para yung supply ng langis, hindi ganong overflow. Ito ang ilibilan ninyo sa patakan. Halimbawa, ganyan. Ganyan kayo konti. Gumanyan pa yung ano nyo. Halimbawa, pag ganyan pa, style ng oil intake. So, ang kalibil dito, ito yon. Yan ang kalibil niya para hindi ganong mag-overflow. Tapos dyan yung gripo nyo, pumapatak. Tapos dito yung sahuran natin. Yung sahuran natin, o ganyan sahuran natin, o. Oh. Yung kahit mapuno pa ito, kunti lang ang kwan niya. Aapawan, hindi ganong siyang overflow. Hindi ganong overflow kasi mababa lang yung ang kwan niya, o elevation niya, o. Ang magiging elevation niya, ito lang ang elevation niya. Sumpasubrahan mo lang kunti yung elevation dito sa itong may butas kasi dito ito nagsusupply ng apoy. Ito yung unang siklab ng apoy. Dito nagsisindi ng apoy pag gumagana na yung waterproof. So, ganyan. Pasubraan mo lang yung konti yung level. Halimbawa, dito yung butas natin ng nagliliyab. Ito yun, oh, butas, entry. Entry ng langis. So, dito yung ito yung mag-waterproof. Pasubraan lang nyo konti yung elevation. So, kung nandyan yung butas nyo, oh, nandyan yung butas nyo sa oil intake na 4, yung elevation doon sa dulo, isubra mo lang ng konti, mga 1.5 inches, ganun. Kayo na ang magkarkula kasi depende yan sa setup kasi mahirap din mag-explain kung dito sa surat-surat dapat actual demo. Tapos pantay yung lalagyan nyo, dapat nakapantay yung lalagyan nyo. So, ganyan lang yung kwan natin, waterproof. So, yun ang disenyo ng version 1. Mga kasinet. Version. Version 1 natin. Sa waterproof. Yan kasi neta. Okay. So, yan. Nasundan na nyo. Kung basta balik-balikan na nyo na yun yung version na natin. Itong version to natin. Yan kasi net. Matindi na yan. Maganda na yan. Ito lang muna ang ituro-turo ko sa inyo para makapagsimula kayo. Dito kayo makapagsimula ng pag-iisip. Kasi ituturo na natin yung mag-high-tech ng pa-high-tech. Baka hindi na nyo hindi kayo makapag-umpisa. Dito muna kayo. Dito muna kayo magpa-practice. So, pagka na-practice nyo yan, marami pang bagay na matuklasan nyo. So, palihabay natin uli yung ano, yung namatay na waterproof. Namatay talaga siya. Hindi na magsisindi. So, ganyan nga kasi net, umpisa sa sindi natin. Pag umpisa tayo magsisindi, lagyan na natin ng langis yung flooring.
Sa umpisa, hindi pa waterproof ang tawag mo kasi doon pa siya nagliliyab sa flooring. Pagka nagmamadali tayo, maaaring dito na rin tayo matatapon ng langis sa loob. Para mas madaling makarecover yung pa natin. Kalan. Kasi namatay siya ngayon eh. So, maaaring maglagay din tayo ng konting papel. Magasinet yung papel nito, susunugin niya ng gusto. Parang abo ng vulkan. Grabe. Sino naman hindi masusunog yung ano? Yung wala nang supply sa yung magkasinit oh. Pag nag-waterproof, wala nang supply, wala nang langis dito. Natutuyo yung langis dito. Nasusubukan nila. Ayun, saglit lang sindihan kasi pag init na. Punting langis lang yun nalagay. Ngayon, pag nilagay, supply natin siya ng langis para makarecover. So, ano pa yun? Press pa na langis yun, hindi pa yun waterproof. Pangpaliyab lang yun para mag-umpisa yung pinaka-waterproof. Kasi pag gumagana na yung sa gilid, yung mga butas sa gilid, yun na yung waterproof. At yun na yung flooring, yun na yung waterproof. So, magkasinit. Sana nakakuha kayo ng idea. At saka ito, mahirap naman nasasabihin ko na hindi ako mag-tutorial dahil siyempre sasabihin na naman na madamot tayo. Kung ano yung natutunan ko, so i-share ko rin kahit sasabihin pa ninyo magamit ninyo na lumakas pa yung ano nyo, lumakas pa yung market nyo. Kahit maraming nagpupunta sa inyo, so wag lang ninyo akong kalimutan kasi net. Kung dito kayo natuto sa waterproof kung tinuturo, dahil marami naman ngayon na nag-uumpisa rin na gumagaya, nagsisimula, nagsusumikap. Si Paring Larsky, baka mayroon din siyang tinatagong dinidiscover kasi may napansin ako sa kanya na parang may umpisahan siyang kakaiba eh. Kaya makasinit. Kung dito kayo natuto sa tinuturo ko, huwag niyo akong kalimutan, lagi niyo akong babanggitin kasi credit natin ano ko yan kasi credit ko yan dahil hindi ko sana yan kung tutusin hindi ko tinuturo dahil sarili kong panyan eh tuklas. Gusto ko rin na makapagbinta ako ng marami pero ako hindi naman din ako nakatutok lagi sa kalan eh. Mayroon naman din tayong ibang trabaho na kontrata din tayo ng mga iron work. Siguro next month pag tumigil yung ulan may marami akong makasinit kontrata ng mga bahay, so maiiwan na naman yung itong mga kalan natin. So kasinit kahit mga viewers ha, kahit po maiiwanan ko ito, so huwag niyo kong papayaan na please subscribe, tulungan niyo ako na aangatin yung channel natin kasi ang nagtuturo tayo ngayon. Hindi to basta-basta. Mabuting ting talaga ito gawin kaysa yung ordinary na chamber. Yung platform ng tinto kasi net malapit itong matapos. Kasi okay na yung apoy. Yung apoy niya okay na. Nakamove on na siya. So mayroon tayong ilalagay dito na sunod ko palabas mayroon ng complete na may sticker na controller. Tapos may sticker pa akong ilalagay diyan. So stainless yan lahat oh. Kasi net stainless lahat. Hindi ko rin ibinta ito kasi po prototype. Kasi ano to kasi net detachable chamber. Pwedeng palitan. Pwedeng palitan na ordinary. Pwede rin basta maraming isasalpak diyan. Itong platform na to, platform lang siya pero maraming isasalpak na chamber. Ganyan kaganda yung design natin ngayon. Hindi naka-fix, walang welding, hindi naka-fix. Mayroon tayong release diyan pag ilagay natin yung chamber, nakalagay lang pat pwedeng hugutin. Okay, kasi nito, ito. Yung gumagana ng ganyan, hindi pa yan waterproof kasi nagsisindi tayo sa flooring. Ang pinagana natin yan, kung hindi pa siya nag-waterproof, ang apo niya maganda rin. Ang kagandahan niya, para din siyang ordinary na kalan. So, wala niya kasi nito,
yung nagli-layer na yan, ordinary pa yan, hindi pa yung waterproof kasi nagsisindi pa tayo. So, pero ang apoy niya, pwede na salangan yan. Oh, di ba? Ang ganda apoy niya. Ayan, kasinit. Grabe. So, yan yung version 2 na yan, kasinit. Kakaiba na yan. Iiba na talaga yan. Iba na yan. Wala nang walang press, walang direct hit sa apoy. Wala. Ayun, no? Meron na naman tayong nilalagay dyan sa na mga kwan, mga spare part na nag-level up na, hindi na yung version 1 ko. Iba na to. Ang ganda na to. Kasi baligtad tayo mga kasinit eh. Pag natutulog ako, nag-iisip. Pag gising ako, walang isip. Grabe. Kasinit, baligtad na. Pagkagabi, tsaka mag-iisip, managinip ka pa ng paano gumawa ng ganyang mga secret. Baliktad. Pagkagabi, nag-iisip, nagpa-plano, pagka-araw, tulog. Well, so, sa totoo lang, pabalik-balik kong shoutout si Sir SDB dahil doon ako sa kanya nakakuha ng inspiration na naging nagsusumikap paano gawing waterproof yung galan natin na safety na talaga. Ito, version 2, pero pag dumating sa version 5, kahawig na kay Sir. Dahan-dahan lang tayo. Pero, yun, yung kay Sir, nasa utak ko na kung paano gawin. Pero, hindi muna, dito muna tayo mag-umpisa sa 1, 2, 3, mag-aral muna tayo ng umpisa sa grade 1 hanggang kwan, hanggang grade 6. Hindi tayo pwedeng lalaktaw para di natin ma di tayo maka ano kasi net makakuha ng experience kundi tayo nag-umpisa sa version 1, version 2. Kaya umpisa natin yung unang baitang, unang hagdan bago tayo aakyat sa ikalimang hagdan na doon na nagli-level up na. Saka na tayo doon na tayo ano magkukuyakoy. mangbibewang. Grabe mga kasinit. Okay. So yung mga nagko-comments na negative comments, so ganito lang talaga tayo mga kasinit. Kung ganito tayo magsalita, ganito tayong ano natin style, so sana masanay na kayo. Ganyan lang oh. So basta balik-balikan niyo mga kasinit yung paano nung ini-explain. Paano ko ini-explain yon? Yun na yon. Yung explain ko kasama na yung kwan. Kasama yung marinig nyo yung salita para makuha nyo. Kasi net, hindi pa yan waterproof. May langis pa siya. Tignan mo, pag hindi pa waterproof, oh. Oh, nagliliyab siya. Hindi naman siyang tsuk, hindi naman sumabog. Parang lang dandahan lang siyang tumaas. Hindi naman siya sumabog. Yung gaya nung ordinary talaga natin na mag-uusok talaga siya sabay sa liyab. Ito, hindi, oh. Tignan mo. Parang ano lang, oh, yun, oh. Oh, parang nagigisa. Ito yung kwan, version 2 na mayroon na siyang punting gadget. nagka-improve. Kayo naman makasinit. Master niyo, hindi nyo pwedeng ano, talagang patahimikin. Relax lang kayo dyan, makinig lang kayo. Huwag kayong pag nag-comments kayo, eh, para na tayong kwan din eh. Titigil na rin ako, mahihiya na rin ako magsalita pagka binabara nyo ako. Ganyan lang mga kasinit. So, pag malapit na yung waterproof, alam, nag-iiba na yung apoy. Oh, malapit na yung waterproof, oh. Wala, oh, di na magliliyab. Waterproof na yan, oh. Oh. Kaya lang kasinit, kapag mag-upisa na tayong supply, pag nag-waterproof na siya, supply ka na. Kasi iba na yung pinanggagalingan ng langis niya. Iba na yung pagkain niya. So, mag-supply na tayo. Ganun lang kasimple yung kwan. Kontrapersika lang din. Yun na rin yung konsumo niya. Kapita. Kasi ito, hindi tayo wala pang ilaw eh. Ito, sa sunod na araw, kasi
dilaw. Yan, display na yan. So, tingnan natin kung nag-waterproof na. Oh, kasi net waterproof na siya. Oh. Wala na action, oh. Wala na, oh. Wala na, waterproof na 'yan. Iba na 'yung pinanggalingan ng supply niya. Oh. 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 Wala na, waterproof na. Kaya ako nung umpisa nung nagtesting ako ng waterproof, hindi ko pa alam kung paano sindihan, paano na magpa-function yung waterproof. Kaya isang araw kong pina-fire test. Mga sinit, isang araw kong pina-fire test. Ngayon, natutunan ko rin. Kayo rin, mga gumagaya, kayo rin, natutunan din nyo yan. Huwag na kayong laging tanong kasi mayroon na akong nagsasalita na ako dito. Gawin na lang yun yung umpisa. So, tinan yung apoy niya. Dito sa version 2 ko. Yung version 2 ko kasi ang lakas ng apoy. Grabe yung apoy na kalahati pa lang yan. Oh. Tinan mo yung apoy niya. Oh. Relax lang siya kasi wala na siyang tusok direct. Wala siyang direct hit. Sa gilid na lang yung apoy. Pero sa gitna mayroon din yung ano. Sa gitna. Yung nilagay natin doon, nagbabaga yun. Yun ang nagpapainit. Oh, tinan mo kasi umapaw na kaagad. Oh. Saglit lang kumulo. Oh. So mamatay yung apoy natin. Hindi mo na. Kung natin papawil kasi mamamatay. Tinan yung apoy niya kataas. Grabe. Yan yung adjustment kasi net. Kalahati lang yan. Pagka ilagay kasi natin sa mahina, malulunod siya yung hindi niya maisunog yung ano supply. Dapat may malakas din na puwersa ng hangin. Kasi hindi masusunog niya yung supply ng 1 drop per second. Malulunod siya. Hindi na siya mag-waterproof. Babalik siya sa pagka-ordinary. Ganun lang. Ito, maganda to. Double purpose. Pag ayaw mo yung waterproof, di bahala ka na mag-supply ng langis. Pag sinuplayan mo ng langis na hindi ka na kailangan ng waterproof, malakas ang apoy yung kasinit. Taas pa dyan. Grabe ito. Mataas pa dyan yung version 2 ko. Grabe, tinding lakas. So, pritan ko muna ng tubig para hindi tayo maliliyaban. Para hindi mamatay. So, ganyan kasinit. Pakita natin yung unti-unting umangat. Kasinit, unti-unting umangat yung kala natin. Unti-unting nag-level up. Grabe yung taas yung apoy na yan, oh. Pero mo ganyan yung apoy ng ano ko, waterproof. Oh. Tubig kasi ni, tubig. Dito, pakita natin. Oh. Tubig, oh. Oh. Yun, ganun lang, oh. Oo. Oh. Oh. Siyempre, ganun kataas ang apoy. Di ma-action din siya kunti. Oh. Grabe kataas ang apoy niya, no? Oh, biruin mo ganyan kataas. Siyempre, pag binuhusan mo, mag-action, magliliyabin konti yun na kasi mayroon siyang nilalagay sa gitna na gadget, dagdag init sa puwit ng kardiro. Yun, nag-action yun. Pero pag yung apoy sa lalim, hindi. Ito, nag-action yan, oh. Oh, siyempre, pupunta yung tubig doon sa nagbabagang bakal. Nilagyan ko yun para nagdagdag blue sa kanaharangan yung ano. Kasi pag hindi ko hinarangan kasi super lakas pa. Kaya nilagay ko na lang yan. So, design na rin yan. Dahil nagpapabagal siya ng apoy. Waterproof na yan, oh. Oh. Waterproof na yan. So, ganyan kataas ang apoy. Ano na yan, magre-react siya. Siguro kataas ang apoy niyan. Yan kasi nit. Pagka binuhusan natin, nag-iiba yung apoy, oh. Oh, oh. Ganyan lang. Pero pag nadamihan yan, patayan. Ito, biruin mo ng kataas yan. Nasa, kung hindi 30, 40 na yata. Siyempre, pag binuhusan mo yan, mag-action din yan. Oh. Magre-react din yan. Ganyan kataas ang apoy. Grabe, oh. Ewan ko lang kasi net yung version. Kasunod nito, mayroon pa eh. Mayroon pa akong gagawin na version 2, version 3, 4. 4, ayaw ko lang yung number, yung 4, baka yun na yung pinakasagad na ako na maganda na siguro. Maganda na siguro. Kasi mayroon doon sa isa kong, sa dalawa kong plano, kasi net, mayroong kakaiba na naman. Magkaiba na naman sa dito, pero ito nga eh, maganda na nga ito, talagang maganda na ito.
version to maganda. Mas lalo pa siguro yon. Pero ikumpara ko rin siya ito at saka yung isa kong plano. Na kasi pag nagpaplano ako, mga kasi dinodrawing ko. Dinodrawing ko siya sa papel kung paano yung paano ang kalalapasan, kung paano mag-function yung mga mechanical niya. Yung pinaka hangin, langis, saan pupunta, apoy, saan pupunta. Ganyan lang kasi nit, pinaplano din natin, hindi yung barabara na lang. Makarinig ka lang, gawin mo na kaagad. Ay, di. Kasi nit. Yan, super lakas na yan talaga. Pag napidingan mo siya ng marami din, lalakas din yung apoy. Itong mga sinit, mayigit 1 drop per second yata, di ko lang makikita, madilim mo. Madilim lang, pag may ilaw na to, hindi ko makita yung patak niya. Ah, malakas na. Pag 2 drops per second, wala na kasi hindi malulunod siya. Babalik siya sa hindi waterproof. Basta ano kasi net, magbigay lang ako ng clue kung paano magtatrabaho yung waterproof. Yung waterproof, pag nagtatrabaho, parang Petromax, mayroon kang heater. Ini-heat mo na doon sa puno, may sindihan ka muna doon para yung init sa puste, mag-iinit na yun, tapos isusupply niya doon sa may pan. Yung parang, ano ba yung tawag sa inyo, sa Tagalog, yung parang katsa. Diba yung katsa nagliliyab, yung pinaka-ilaw niya doon. Yung ganun, ganun ganito style noon, ganito. Hindi mo mapapagana pagka mahina lang yung ano. Mahina yung apoy, kailangan pabagahin niya yung kabilang gilid, gagana yung parang Petromax style. Ayan, kasi nito lakas na tulong, hindi mo na ako mag-supply kasi inong ko ito, parang nalulunod na yata ito eh. Naging 2 drops per second, wala na, malakas na yun. Kasi nito tingnan natin bigis upang lakas. Hindi naman siya kwan. Subukan natin kung waterproof pa rin. Waterproof naman pala oh, pero sobrang lakas oh. Oh, hindi na nagliliyab oh. Gano'ng kalakas yung liyab niya oh. Oh, waterproof na rin. Waterproof siya oh. Oh, grabe kalakas yung liyab niya. Yung kasinet. Bagay rin ito kasi, di 4 lang ito, pero pwede mong salangan ng malaking kawali siguro eh, kasi yung lakas na lakas po eh. Parang disayas yung pan niya, liyab ng apoy, relax pa, parang hindi napipilitan eh. Ayun o, kaya yung apoy niya kasi nito lakas, lakas waterproof, ganyan kalakas ang apoy. Sus, grabe, masobrahan. Pero pinatay ko niya kasi nito, nakapatay na yung ano, nakapatay na yung bulb natin. Kasi pag nasubrahan, hindi na rin siya mag-waterproof. Taka sumubra na masyado yung apoy. Kaya under ano pa, ito pa nga eh, kasi ito version 2 ko to. Under observation pa ito. Kailangan marami pang ma-improve dito. Kung paano yan ganyan oh, kasi biglang lumakas yung apoy, lakas oh. Paano kontrolin natin yung apoy oh? Oh, ganyan kalakas siya oh. May halo na siyang kwan, hindi naman, hindi siya dilaw yung kung may pagka-oris-oris na, sa dulo na lang yun eh, dulo eh. Siyempre yung dulo mayroon talaga, pero malakas siya. Grabe, ito waterproof, ganyan kalakas yung apoy oh. Kakaiba tayo ngayon oh. Oh. Galing, kasinit. So, shout out sa ating lahat. So, mga kapwa ko vlogger. So, kung nasundan nyo ito, bahala na kayo kasi para naman wala kayong masabi sa akin dahil nag-una-una na kayo. Sabi pa ni Paring Jaime, ito yung in-upload ni Bro Kasinit. Gagawa din siya, lata. Lata yata yun eh. Hindi ganun bro. Wala kang inner pipe, wala kang nozzle. May nozzle talaga yun.
So mayroon nozzle sa gitna. So pati si may windy be. Dong. Takpan mo naman yung kalan mo dong. So gayahin niyo muna yung version 1 ko para makapag-umpisa kayo. Kasi kung wala kayong unang wala kayong kwan, ano umpisahan, hindi kayo matuto sa iba pang kwan. Dapat umakyat muna kayo sa isang baitang, isang hagdanan para matuto kayong umakyat sa ilang baitang na gusto nyong abutin. So, shout out for kay paring Larsky. Bye. Nakita ko yung kwan mo. Sinasabi mong overflow. Mayroon pa akong isang pamatay piste ng palayan. Mayroon pang maganda doon pare. Na yung sa'yo, doon nag-overflow galing sa tangke, mainit yon. Pero sa akin hindi. Mayroon talaga. Ang return lang niya, malamig lang. Malamig lang niya. Kasi basta di mo natin ito tutorial ito kasi yung overflow para sa ordinary eh hindi pa ako gagawa ng sa ordinary, ito muna itinutuklas ko yung waterproof. Pero pag magawa naman ako sa ordinary, subukan kong ilagay yung overflow na hindi dumaan sa tangke. Dumula sa tangke mag overflow, mainit yon, baka mag-cause pa o liab. Yung sa akin na overflow hindi nanggagaling doon. Sa supply lang siya nagagaling, mag-return siya, parang gasoli, parang krudo, malamig pa rin, pupunta pa rin uli sa tangke. So, abangan lang nyo kasi hindi naman tayo namumuna at saka hindi tayo nagkuhan. Ito, papalabas ko lang to na kahawig man sa'yo ang ginawa mo, pero mayroon pang maganda. So, pagandahin pa natin. So, nagtutulungan tayo eh, di ba? Ito, sisir ko sa'yo. So, parang Lars K, mayroon na kasi ako nakitang dimo-dimo mo, mayroon kang ilalagay sa... Parang nilalagyan mo ng baka sa loob ng chamber eh kahawig na 'yon, baka 'yon may plano ka eh. So ito na 'yon oh, waterproof. Parang ganun din ang sistema 'yon. Parang maglagay ka dito ng kuno. Parang harang diyan. Yeah. Parang ganun siguro. Iwan ko sa alam kong nag-iisip ka rin sa mga waterproof. So habang tumatagal tayo, marami tayong matutunan. So shout out din kay Paring Larsky. Parang Joseph Legayada, May Win TV, Boy Bakal. So magtulong-tulungan tayo mga kasinit. Pamigyan naman yung subscriber nyo dyan. Padalawin naman nyo sa channel ko para makita naman yung gawa natin na waterproof. Parang gabi, pag mabuhusan ng tubig, talon lang yung tubig. Waterproof, gabi na yung kwan natin eh. Natuyo na. Talakas na ako yung mga kasinit. Grabe oh. Ganyan lang siya pero sa puno blue yan, pag nasalangan yan blue yan. So sino pag isa-shout natin kasi yung mga content natin nagiging masugid na supporter. J. Jolly, Maynard Muraring, Japitz Bitoy, sino pa, Itang Palaboy, Samford TV. Yan, pag nabanggit ko kayo makasinit, gusto nyong gumawa rin kakaibang chamber. Sama-sama na tayo magpahirapan. So kay ano para, paring Jaime. So yung iba hindi ko napanggit. So sorry na lang po. Pero lahat kayo, binabati ko kayo sa lahat. Shout out sa inyong lahat mga kasinit. So mga kasinit, ako nagsusumikap din na magiging waterproof yung kala natin kasi nasubukan ko ng lumiyab mga kasinit, halos naubos yung kilay ko nga eh. buti na lang kasinit, naka-recover, hindi ganong halata kasi yung nagsalang ako, biglang umapaw, naliyaban talaga ako, kaya doon ako din na natatakot na puminsan. E paano na pagka pumunta sa ulo mo, di nasunog yung buhok? O kaya yung babae, di kaawa-awa naman pag nasunog yung buhok. Yung itsura nila, pangit na. So, kaya nag-umpisa na tayong humakbang patungo sa kinabukasan. Ito makasinit, international na to.
international na to na makarating itong waterproof, kasi wala, parang wala pa akong nakita sa ibang bansa na waterproof na kalan nila. Mayroon lang ano lang tinatapalan sa taas, pero nagpabawas personal kapo yun. Sa atin open yan eh, walang pan yan, walang tinayo, kasi pag naubos din yung supply, yung tinan mo naninilaw, wala na supply yun, kasi pinatay ko kanina pa, pinatay oh. Pero magsupply naman tayo ulit, subok lang supply natin kung anong mangyari, kasi nagdidilaw na, wala nang langis yun. Supply tayo. Pag nag-supply tayo kasi nagdali lang i-recover niya. Para lang din ordinary na kalan. Pag namamatay na yung apoy, supply ka ulit lang langis. Bulwak mo lang. Oh, tinan mo. Oh. Nagbulwak agad. Oh. May supply na yun. Oh. Pag nag-iiba na yung apoy niya, oh, yan. May supply na yan. Lakas yan. Kaya pagka nagliyab na, balik mo naman sa patak-patak na naman. Patak-patak na lang din. Kasi kung itutuloy-tuloy mo yung bulwak, ano rin siya, hindi siya mag-waterproof. Yan kasi net. Yan yung sikreto. Matutunan din ninyo mag-operate ng waterproof. Gano'ng kataas yung apoy niya, parang 40. Pag sinalangan mo, siyempre ano yun, sariwa na langis talaga pumasok doon. Ganyan yung itsura niya. Pero pag nag-iinit na naman yung chamber niya, blue na naman siya. Blue na naman pag nag-init na naman. Kasi parang nga siyang Petromax style eh. Oh, ganyan oh. Kaya mo, sinet, di ba? Ano lang 'to, may pagka-purple eh. Iba talaga yung apoy ng waterproof, purple siya eh. Yung parang may pagka-ubi-ubi sa dulo ng ano niya, kasi sa dulo ng liab niya parang may ubi tingnan eh. Ganda. Yan waterproof na rin 'yan. Pag mala na supplyan na natin na nagkuha na siya. Oh, yun oh, waterproof na 'yon oh. Wala na action siya oh. Wala na. Ayan. So, ay kasi net. Sa mga viewers po na lagi, sa mga viewers po na hindi naka-subscribe pa, ano po, nakisuyo po ako na sana po suportahan niyo ang channel ito, dahil mga kasinit, dito kayo makakita ng invention na kwan, nagli-level up. Patungo tayo sa kwan, magandang hakbangin. Hindi pa ba tayo nakahakbang? So, patungo tayo sa magandang kalan na mayro safety. Safety tayo kasi pag nagliyab, pag naapawan, patay na yung apoy. Kung kukunti lang yung umapaw, buhay pa rin siya. So, kung napadalaw kayo sa channel ko ito, Kasinit Vlogger, so salamat po na makisuyo po ako na please subscribe at saka like mga kasinit, and comments kung yan hindi pa kayo nakagawa ng ganito, o mumpisa ninyo na. Pero kung mayroon na kayong nagawa na tinatago lang ninyo na maganda pa, bahala na rin sa inyo, bahala na rin kayo na magpalabas din, kasi mula nung nagpapalabas ako at saka nauna pa si Kwan, si Mixed Work, hanga din ako ni tatay, talagang masipag din magkalikot at saka talagang hindi siya tumitigil pagtuklas din ng mga bagay na ano, safety rin ang kalan. Nauna nakita ko din nakpan, so ayos na rin yun, okay na rin yun. Pero mayroon pang maganda pa doon, mayroon pa talaga. At saka ilan ko, anong diferensya yung ganitong style o kayong ginawa niya, kung ano ba yung performance niya. So, mamimili na lang kayo mga kasinit, kung makakita kayo ng waterproof din sa kapwa natin vlogger, so timpangin ninyo kung sino, saan kayo gagaya. Ganyan lang mga kasinit, kasi hindi lang tayo magtambay. Tambay na lang tayo may nag-upload na kakaiba, gaya na lang kaagad. Parang ano yun, tambay tamad yun eh. Hindi natuto. Hindi nagsusumikap pag ganun.
hindi kaya nung iba nang sumikap kahit si Tatay Eder. Kahit nilagyan na ng sombrero yung kalan niya, bilib pa rin ako kasi nagsusumikap siyang paano anti-liab talaga eh, ang hinahanap natin. So ganun mga tao, walang tambay, hindi yung tambay hintay ng bahaw. Hintay, tambay, at pag may bahaw, tira ng bahaw. Yung mga ganun, tirador lang hintay. Tayo lahat sana magsusumikap para makipagsir-sir tayo ng mga invention natin para pag hinalo natin, grabe na siya ka high-tech. Ganun lang kasi nito, walang personalan, trabaho na lang talaga ito kasi trabaho ito pagkakitaan din talaga natin eh. So ganun lang mga kasinit, share lang tayo ng mga natutunan kasi ako hindi ako nagdadamot din, hindi ko sinire ka agad kasi paano naman isir ko palpak eh, pagpalpak eh wala rin eh, so, lahat tayo palpak pag nagumawa ko, sumabog pala eh, lahat tayo nasabugan. So bago ko i-share sa inyo, yung nagpa-function din. So itong version 1, umpisahan nyo muna para bago kayo natuto sa naka-upgrade pang kwan, iba pa at saka yung hanggang sa dulo nang walang hanggan. So hanggang dito na lang po mga kasinit, magandang gabi po sa ating lahat. Sana nakakuha kayo ng idea. Good luck na lang sa atin at saka ang Panginoon Diyos ay suma sa ating lahat. At saka mga viewers, kung nakadalaw kayo sa channel ko ito, sana po please subscribe. And bye-bye sa ating lahat.